Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral ngayon sa ating devotional Bible study, day 54 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng aking wife, Grace Arcelias TV, and also Christian Tips. Salamat po ng marami sa inyo. Ang teksto mga kapatid na ating tatalakayin ngayon ay nandito po sa Hebreo 11:5-6. Basahin po natin. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Now, ang ating topic na pag-uusapan ngayon, mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Bakit po kailangang mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos? Mayroon po tayong apat na rason na ating tatalakayin. Una, dahil ang Diyos ang nagpapasya ng ating destinasyon. Sinasabi po sa verse 5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Ang message po na dapat nating matutunan sa buhay ni Enoch, may tunay na pananampalataya siya at hindi nakaranas po ng kamatayan. Pinaranas ng Diyos ang destinasyong panghabang buhay dahil ito sa kanyang lifestyle na siya'y naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Now, ano po yung reflection ng buhay ni Enoch para sa atin? Mga kapatid, hindi po ang ating material things, posisyon, edukasyon, money, katalinuhan ang magbibigay o maghahatid ng magandang destinasyon sa langit. Diyos lang po ang may karapatan nito. Nagsisikap ba tayo na mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos? Kumusta po ang buhay mo kapatid? Kalugod-lugod ba sa Diyos? Kung hindi, may panahon pa para simulan ang mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Gawin nating inspirasyon si Enoch na tapat, matuwid, tunay ang pananampalataya at gustong-gusto ng Diyos ang kanyang lifestyle dahil siya'y kinalulugdan ng ating Diyos. Now, ano po yung application na dapat ipamuhay natin sa Diyos? Huwag tayong lumihis sa buhay. Dahil dito sa mundo, temporary lang po ang lahat. Hindi ito ang tunay na destinasyon. Ang Diyos ang tumpak, legit, maaasahan, mapagkatiwala ang guide para sa ating future destiny. Depende kung ano ka dito sa mundo. Kaya para po sure tayo, mamuhay lang tayong kalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos. Ganito ang mangyayari sa rapture day mga kapatid, na hindi rin tayo dadanas ng kamatayan. Basta madala ka lang sa rapture. Dahil ang kukunin, madadala sa rapture, the same. Dapat taong kalugod-lugod sa Diyos. Si Enoch, hindi rin siya dumanas ng kamatayan. Siya po ay kinuha ng Diyos dahil po ang rason na siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Now, bakit kailangang mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos? Dahil ang Diyos ang nagpapasya ng ating destinasyon. Mas mabuti nang tayo po ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi Diyos po ang talagang nagpapasya sa ating tamang destinasyon. Number 2 po, dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Ayon po sa verse 5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat
kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Na mga kapatid, ano po yung mga dapat nating matutunan dito? Malinaw po na hindi namatay si Enoch, kundi kinuha ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nito, ang Diyos ang may karapatan sa buhay natin. Pwede niyang pahabain, pwede niya ring paikliin. Ito nga ang naging sitwasyon sa buhay ni Enoch, na kinuha ng Diyos ang kanyang buhay, o di kaya'y kinuha si Enoch na hindi dumanas ng kamatayan. Ngunit po, ang buhay ay hindi lang nagtatapos dito sa mundo, mga kapatid. Sapagkat sa kabilang buhay, haharap siya sa panibagong journey ng buhay. Ngayon, kung ang panahon mo, buhay mo dito sa mundo, ay nagsisikap ka na maging kalugod-lugod sa iyong kaibigan, sa iyong amo, sa iyong trabaho, maging kalugod-lugod sa iyong asawa, sa iyong friends, ang tanong, sila ba ang may-ari ng iyong kaluluwa? Sila ba ang magbibigay ng buhay eternal? Mga kapatid, tandaan po natin na mas higitan natin ang ating mga gawa, ang ating pamumuhay na maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Siya ang may-ari ng ating buhay. Marapat lang na sa Kanya tayo gumawa ng paglilingkod na mayroong kasigasigan o di kayo pagiging maalab na namumuhay tayo na may kaluguran sa ating Panginoon. Ang Diyos lang ang may hawak ng ating buhay, mga kapatid. Maging dito sa lupa at sa eternal na buhay sa langit. Kaya mamuhay tayo, mga kapatid, na kalugod-lugod sa Diyos. Bakit kailangang mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos? Number 2, dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Number 3, dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ano ang dapat nating matutunan sa pagmamahal ng Diyos? Pagmamahal para maligtas ang lahat. Ito po, mga kapatid, na kung saan mayroong pagmamahal ang ating Diyos para maligtas ang lahat. Ibig sabihin, kahit makasalanan tayo, mahal tayo ng Diyos. Ngunit hindi naman ibig sabihin na lahat maliligtas. Ito po ay isang pagpapakita, pagpapamalas ng pagmamahal na kahit sinong tao pwedeng mapatawad, bunga ng pagmamahal. Mayroon namang pagmamahal ang Diyos na para ilagay tayo sa tamang lugar, ang langit. Ang ibig pong sabihin, exclusive lang po ito sa mga tunay na sumampalataya at namumuhay na matuwid sa harapan ng ating Diyos. Example, lahat binigyan ng opportunity na makapagtrabaho bilang pagmamahal na makaahon po. Pero ang qualified lang, ang pasado lang, ang makakapasok at makakapagtrabaho. Mayroon sanang opportunity ang iba, kaso lang, hindi naman desidido, hindi qualified. Kaya, sayang yun. Pero ang makakapasok, yung qualified. Ganon din, mga kapatid. Mahal sana ng Diyos yung tao, kaso lang ang tao ayaw namang lumapit sa Diyos. Sayang yun. Kaya, yung tunay na katangkap ng pagmamahal ng Diyos, yung tunay po na talagang naglingkod, sumuko sa ating Panginoon. Kaya sila po ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ganito rin sa Diyos, mga kapatid. Mahal Kanya at ayaw Kanyang mapahamak. Ngunit kung patuloy ka sa paggawa ng masama, labag at karumaldumal sa paningin ng Diyos, hindi Kanya papapasukin sa langit. Sinasabi sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa Niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa Niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi Niya nais na may mapahamak. Ang gusto ng Panginoon, walang mapahamak eh. Kaya nga nagbigay Siya ng pagkakataon. Eh kung ayaw naman ng tao, sayang yung pagkakataon na yun. So mga kapatid, ano po yung application na dapat nating ipamuhay? Alam nyo po mga kapatid, advantage po ang namumuhay sa kalooban ng Diyos. Sinong mag-aakala na si Enoch ay hindi na pinaranas ng Diyos ng kamatayan? Ito'y isang pagmamahal, di ba? May gusto ka rin bang mangyari sa buhay mo? May awa ang Diyos. Alam Niya ang para sa atin. Mamuhay lang tayo na kaaya-aya
at kalugod-lugod sa Diyos. Wala din naman tayong mapapala kung ang buhay natin ay lihis, di ba? Hahantong lang ito sa pagkapahamak. Mas mabuti nang gawin natin ang ating buhay na kalugod-lugod sa Diyos. So, bakit kailangang mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos? Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Pag kinalugdan niya tayo, nakita niya na tayo ay naging kalugod-lugod, maraming mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Bunga ng pagmamahal ng Diyos. Number 4, dahil ang Diyos ay nalulugod at nagbibigay ng gantimpala. Ang bibigyan niya, ang kalulugdan niya, yun ding gumawa ng bagay o buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sabi po sa Hebreo 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Dito po, mapapansin natin na kapag ang isang tao daw ay walang pananampalataya, hindi niya mabigyan ng kaluguran ang Diyos. So, totoo naman po yan, dahil yung iba, pag wala talagang pananampalataya, walang takot sa Diyos, gagawa sila ng mga bagay na lihis sa ating Panginoon. Now, paano natin mabigyan ng kaluguran ang Diyos, mga kapatid? Una, dapat may tunay na pananampalataya sa Kanya. Dahil pag may tunay na pananampalataya sa ating Diyos, pagkakatiwalaan natin siya. May pananalig tayong hindi niya tayo pababayaan. And also, isusuko natin sa Kanya ang ating buhay. Mamumuhay na tayo sa pagsunod at kalugod-lugod na pamumuhay. Hindi na tayo gagawa ng bagay na ikakagalit niya. Yun po ang isang taong may pananampalataya sa ating Panginoon. Now, ano po yung mensahe na dapat nating matutunan? Alam niyo po, mga kapatid, likas sa ating Diyos ang pagbibigay ng gantimpala sa mga karapat-dapat. Nais ng Diyos na mamuhay tayo sa Kanya at gusto niya sa Kanyang creature na ginawa ang lahat para sa Kanyang kaluguran. Baka nalimutan o hindi alam ito ng iba, tandaan natin na ang layunin, ang purpose ng Panginoon sa Kanyang creature. Ginawa yan lahat, kasama tayo dyan, lahat ng tao ay para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Para po sa ating mga refleksyon nito, kumusta po ang buhay mo, kapatid? Kaaya-aya ba sa Diyos? Saan mo ipinakita o pinagsikapan ang best mo? Sa tao o sa Diyos? Minsan, mas grabe yung ating ginawang the best, excellent na pagpapakita sa tao. Mayroon tayong todo effort talaga tayo, pero minsan sa Diyos, wala na. Tira-tira na lang sa ating Panginoon. Mali naman yun. Dapat ipakita natin yung pinaka-the best natin sa ating Panginoon. Kung nais natin ng gantimpala, blessing, favor, ayusin po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Para sa akin, ang joy, peace, love, good health, financial ay malaking pagpapala at gantimpala na ito sa buhay ko. But more than that, may pinakagantimpala ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ano ito? Ito ay ang eternal life. At tanging ang Diyos lang ang makakapag-provide nito. Si Lord lang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Makamit man natin ang lahat dito, marami man tayong mga medalyang natatanggap dito sa mundo, pero hindi yan makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Only the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya ano po yung application na dapat nating gawin o ipamuhay? Sinasabi po sa Kolosas 1:6-7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Napakalinaw po. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda ng instruction ni Pablo. Mamuhay daw tayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, magpakatatag at patuloy na lumago
sa pagkakilala sa Kanya. Ganon po ang paraan ng ating pagpapakita ng pamumuhay na maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, mamuhay tayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos na may buhay na kalugod-lugod. Buhay na katanggap-tanggap o kaaya-aya sa Diyos. Tulad ni Enoch, ipanalangin na kasama dito ang ating asawa, mga anak o buong pamilya sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Katulad din ni Noe. Makita po natin sa Genesis 6:8-18, ang sabi, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahonan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Maging si Noe, ganun din mga kapatid. Namuhay siya, matuwid, namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 10, siya'y may tatlong anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japheth. Kung makita po natin na namumuhay po silang matuwid kasama ang buong pamilya ni Noe. Pagdating sa verse 18, ang sabi, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. O, ibig kong sabihin mga kapatid, alam naman po natin ang kasaysayan ni Noe noong ginunaw ng Diyos ang unang mundo. Pamilya lamang po ni Noe ang naligtas. So, ibig sabihin, sila po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ganun din, dapat sa ating buhay, mamuhay din tayo na kalugod-lugod sa Diyos kasama ang ating buong pamilya. Dahil may gantimpala ang Diyos dito, mga kapatid. Para po sa ating review, bakit kailangan pong mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos? Una, dahil ang Diyos ang nagpapasya ng ating destinasyon. Number two, dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Number three, dahil ang Diyos ay mapagmahal. Number four, dahil ang Diyos ay nalulugod at nagbibigay ng gantimpala. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo sa aking mga susunod na videos. Salamat po. God bless everyone.